Kaulan lang, pero umaraw na naman. What's up guys? Welcome back to our channel! Kamusta po kayo? For today's video, ipapakita po namin sa inyo ang isang campsite na malapit sa pinakamataas na bundok dito sa Luzon. Dito po kami ngayon sa Shell along NLEX somewhere in Bulacan. At dahil po ang pupuntahan natin ngayon ay may 347 kilometers mula sa aming lokasyon, kailangan nating pumunta na mas maaga. Hello guys, welcome back. Anong in-order mo sa akin? No? Ito na, ice mocha coffee. Whopper. Pwede na kumain, di ba? Uy, hindi pa pwede. Good morning! So, kumakain muna kami. Yeah. Kain muna dito sa Bayshen. Bago sumabak sa mahabang biyahe, almost 7 hours. Alright, ngayon po dadalhin po namin kayo sa isang campsite na malapit po sa pinakamataas na bundok sa buong Luzon. Ito po ay ang Mount Pulag. Hello, fellow campers! Pakita po kami ng Baguio. Dito po kami pinadaan sa Marcos Highway ata ito. Kasi sarado daw po yung... Ah, hindi naman sarado. Pero bukas lang yung Cannon Road sa mga residente daw kasi may parang may soil erosion. Ay. May landslide. So yun, update namin kayo ulit mamaya. See you. Ang Mount Pulag po ay pangatlo sa pinakamataas na bundok dito po sa buong Pilipinas. Ito po ay may taas na 2,928 meters. Pangalawa naman po ang Mount Dulang-Dulang na may 2,941 meters. At ang pinakamataas naman pong bundok ay ang Mount Apo na nasa Davao. Ito po ay may taas na 2,954 meters. Matumbas po ng halos tatlong building ng Burj Khalifa. Kasama po namin muli ang ininyerong Lakwatsero at ang kanyang buong pamilya. At dito naman po, huminto muna kami panandalian para magpahinga. Kasi po, nahihilo na po kami sa daan talaga dito. Mula po kasi sa Baguio, gugugol pa kayo ng mga mahigit tatlong oras sa palikulikong daan paakyat pababa. Kaya po, papahinga muna kami dito. Sa amin pong pag-alis, along the way, marami rin po kaming mga nakitang mga soil erosion or landslide. Kaya naman po, dobleng ingat din sa pagmamaneho dito sa mga winding roads na to. Pagkana nyo naman po dito sa may Balay Road, magsisimula na rin pong sumikip ang daan at mas magiging matarik na rin po ang mga liko at daan dito. Sinubukan ko naman pong wag nang i-switch ang aming 4x4 habang kami ay paakyat dito sa may Balay Road.
Magaganda naman po ang daan dito, sementado naman mula dun sa pagliko sa may Balay Road hanggang sa may campsite na. So mula po sa simula ng aming biyahe hanggang sa makarating kami ng campsite, 4x2 lang po ang gamit namin dito. For safety naman po, bumubusina po kami tuwing may pakurba or paliko. Warning na rin po ito para sa mga sasakyan na nais bumaba para hindi po kami magkabulagaan. The town Cabayan is approximately 340 kilometers north of Manila and 85 kilometers northeast from Baguio City. It is home of the Cabayan Mummies. Dito po sa bayan ng Cabayan, meron po kayong makikitang apat na mystical lakes. Ito po ay ang Lake Tabeo, Lake Incolos, Lake Latep Nguapos, at Lake Bulalakaw o Am Bulalakaw. Ang Mount Pulag ay pinaninirahan ng iba't ibang ethnic groups tulad ng Ibalois, Kalanguya, Kankanais, Karaw, at Ifugaos. At itinuturing po nila itong sacred ground sa paniniwalang kaya nilang kausapin ang Diyos dahil malapit ito sa kalangitan. At ang mga kaluluwa ay nagpupunta sa mga kabundukan kapag sila ay pumanaw. Sa amin pong paglalakbay, ang arrangement po namin ni Sir Dong ng ang Ininyerong Lakwatsero, kung sino po yung gustong mauna ay pwede na pong mauna sa pagdadrive. Meron po kasi sa amin na gusto ay chillax lang or cruising. Meron naman pong iba na inaantok kapag nagdadrive ng medyo mabagal, katulad ko. Magkakaroon na lang po kami ng mga meeting point or rendezvous sa daan kung saan kami magkikita after ng mga ganitong oras or so. Katulad dito sa pagpunta namin sa Benguet, una nagkita kami sa may NLEX, tapos nagkita kami sa may SCTEX, tapos pahinga uli sa may Baguio konti. And then, yung sa may highway kanina kung saan kami nahilo-hilo. Tapos, ito na yung pinakauli. Malapit na sa campsite. Kung napansin nyo po yung oras kanina sa may Shell and Legs na 2:39 AM, dumating po kami dito sa may campsite ng 9:57. So, ang kabuuang travel time po namin, kasama po ang tatlong stopover mula dito sa SCTEX, Baguio, and sa may highway kung saan kami nagkanda hello-hello ay 7 hours and 18 minutes. Alright, alam ko pong nainip na kayo. I now present you Lake Tabeo, Cabayan, Benguet. Sa apat po na mystical lakes na makikita nyo dito sa town ng Cabayan, ang Lake Tabeo po ang pinaka-accessible sa lahat sapagkat ito po ay katabi lang ng main road. At nandito rin po ang kanilang ranger station kung saan po nagpaparehistro ang mga mountaineer. Ito rin po ay napapaligiran ng vegetable plantations at ilang mga kabahayan ng mga residente dito. Pero isa sa pinakamagandang dahilan kung bakit pinupuntahan din po ay ang kanyang backdrop. Dahil sa kanyang tabi ay ang Mount Tabayok na considered as one of the highest mountain in the Philippines. At dito naman po mga kaibigan, share ko lang sa inyo yung napakagandang view papunta dito sa may campsite. Hindi nyo po kasi mapapansin ito kapag papunta kayo kasi nakatalikod kayo sa view. Hello! Nandito na kami sa Lake Tabeo. Yo, yo! Hi! Ang labo ng lens. At kung mapapansin nyo, nandito kami sa loob ng sasakyan. Merong malaking dahilan. Bakit?
Wala pong nagsabi sa amin. Sa mga naunang nag-vlog dito. Hindi, biro lang po. Kasi po, nagtatanim po sila ngayon. Panahon po ng kanilang pagtatanim. Kaka-harvest lang daw kasi nung nakaraang buwan. So ngayon, naglalagay sila ng mga fertilizer sa kanilang mga lupa. At dahil may fertilizer, nandami pong langaw ngayon dito. So, kaya ngayon, andito kami ngayon sa loob ng sasakyan, kakain ng lunch. Sa labas po kasi, ang daming langaw. Ito yung isa, oh. Ayan, may nakapasok pa dito. Ayan, ayan, sa mga ano. Okay. So, kung pupunta po kayo dito, huwag nyo pong itataon na nagtatanim sila, may nakapasok mo. Ang labo. Pagdating po ng hapon, nawawala naman po yung mga langaw dito. Chill lang. Shout out sa aming mga nakasama dito sa Lake Tabeo. Ganda na setup nila. Wow. Pangarap ko yun. We're within the fog. Medyo malabo yung sa location namin, sa campsite namin. Sige lang, nakakap naman ako eh. Zero visibility, oh. Parang kala mo bangin na dyan eh, oh. Ano pa, nakikita pa mga 3.5% visibility. Oh, tingnan mo, parang bangin tuloy. Kala mo bangin eh. Ang sarap talaga ng grass nila dito, parang ano eh, parang kang nakarug. Oh, kala mo nasa kutsun ka. Sobrang kapal na ng grass nila. Ay! Oh, careful, Kurt! Careful! No. Nawala na yung langaw, ah. Nawala na nga. Pwede na tayo magluto-luto. Na na, mga kaibigan! Binagyo na po kami. Ang ginaw-ginaw pa. Si Kurt, oh. Naman. Ang ginaw-ginaw pa. Dito, hindi ko siya maanggihan. Maanggihan naman siya rito. Dito kaya siya. Huh? Ang lamig. Ngayon niya dun sa kabila, oh. Pagi. Dito kasi ang tutuluan siya. Dito naanggihan siya. Hello, good evening guys. So, patulog na kami. Nakapagkwentuhan na rin dun sa tent nila, Sir Dong. Dito kami ngayon matutulog uli sa loob ng Montero. Sakyan. Ito sa misis. Oh. Good night ka na. Good night. Nilangaw pa rin. Anyways, ang lamig dito. Madami lang. Siguro. Oh. Sa tansya ko, ah, siguro nasa mga negative, ay hindi naman negative. Siguro ano, 3 mga degrees? 19, hindi? Ay hindi. Mga 19 lang. 19 lang? Kaya nga hindi mag-jacket eh. Ba't naka-jacket ka? Eh masarap eh. Pero malamig sa labas. Kaya. Grabe. Tapos si Kurt nandun na sa labas, nagtulog. Kanina diba hindi ako naka-jacket? Oo. So, bukas, meron daw darating na mga limang sasakyan. Dapat pauwi na kami. Oo. Dahil dun sa mga langaw eh. Okay. Pero naisip namin, sulitin para namin pinahirapan sarili namin kasi may hello na naman kami sa biyahe. By the way, pag pupunta kayo dito, magbaong kayo ng anti-hilo. Bonamine? Gamot. Kasi talaga may hilo kayo sa mga daan, sa daan. Ilang oras na pag winding road. Grabe. O kaya stop over. Tapos yung malapit na rito yung masikip na daan, yun medyo ingat-ingat ng konti. Okay,
See you tomorrow. Good night. Sa lake today. Aga ni engineer kumuha, oh. Aga silang nagising, eh. Good morning. Ayaw pag gumising. Gising na. Sa amin pong pagpunta dito sa Benguet, mas pinili po naming dalhin yung aming Montero kaysa dun sa Nissan Navara Pro 4X. Ito po ay dahil sa mas makatipid kami sa fuel consumption ng Montero. Ang Montero po kasi ay maabot sa amin ng mga 10 kilometers per liter at ang Navara naman po ay nasa 7 kilometers per liter lang. Makakasave po kami ng almost 1,500. May napansin po ba kayo dito mga kaibigan? Napansin niyo po ba yung ulap or yung fog na unti-unting bumababa mula dun sa bundok? Ang ganda, no? Ano sa tingin niyo? Ganda siguro sa timelapse niyan. Uy, teka. Paki-zoom out. Zoom out mo. Uy. Zoom out, please. Hindi sila interesado dyan sa tent mo. Uy. Ay, nako. Ayan. Ayan, oh. Ganda, oh. Ano sa tingin nyo? Time-lapse natin? Sige po. Ito na po. Uy. Teka. Zoom out uli. Zoom out, please. Hi. Sige na. Ito na. Ayan. Naku, maganda na po yan sa amin. Opo. Oo, kaya nga, pag may mga ganitong CR, luxury na eh. Oo, ganda oh. Yun nga, unlimited tubig, di ba? Galing, ano, spring ang kanilang tubig dito. Yan sir, pag maraming bisita, binubuksan namin natin. Oh, ah, pati ito meron din ba? Yung kabila. Oh, ito, linis eh. Lagi pong malinis. Ganda naman ang halaman niya. Nasapian na naman po ang aming... Ayan, pag may camera, tumitino siya eh. Pag walang camera, nasinasapian na naman. Diba, Kurt? Na, tuloy mo yung ginagawa mo. Para kumita tayo sa YouTube. Wala na tayong pambili ng pagkain mo. Ayan. Sinapian na naman. Sinapian na naman po ang aming... Sinapian na naman ang dinosaur. Bossing. Ang aming dinosaur. Velociraptor. Ayan. Hina-hina pa siyang ganyan. Oh. Alam mo, may kaagaw eh. Show. Ah, muulan naman ulit.
Kakaulan lang. Kakaulan lang, pero umaraw na naman. Ganun po kabilis magbago ng panahon. Dapat yung isang pan ang ginamit ko eh. Hello po. Hi. Hello. Lunchtime. Lunchtime. Hindi ako mag-vlog ngayon. Natamad nga eh. Natamad ako. Natamad. Nandito po tayo sa palasyo nila Inyenyerong Lakotsero. Yan. Bagong ligo kami lahat. Alright. Atak. Oh. Ito po yung setup namin. Kagabi masyadong maulan kaya nilagyan ko lahat ng takip. Ay lahat ng side ng takip. So, meron takip yun dyan. Dito meron din takip. Tapos doon kami natulog sa loob ng kotse. And then nila ko uli yung screen namin. Sarap matulog dito. Tamang tama. Daming lamok eh. Ay langaw. Ayan. Kami natulog kagabi. Esensya na po. Masyado magulo. Ay nalagay ko na rin ang aking 200 watts na monocrystalline foldable. Foldable talaga, medyo mahal eh. Dokyo brand yan. Dokyo. Dokyo. Gandahan dito sa Lake Tabeo. May dala kayong refrigerator. Portable. Di masyadong mahirapan. Kasi tingnan nyo. Ayan, nakaset to ng ano eh. Pero hindi masyadong nagko-consume ng power. Kasi malamig na nga yung paligid. Tapos yung generator ko, konti lang nabawas. Salamat po sa mga kasama namin dito sa Tabeo. Alright. Sila, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7? 7? 7 na sasakyan. Talagang tinodo ng ulan ah. Buti walang hangin. Thumbnail. Marami na po kami dito. Ayan o. Yeah. Ano yung tuloy-tuloy lang yung tubig dito. Napaparami at takain ko ngayon ah. Tsaka ayan, yun no? Para sa malamig na. Wala ang panahon. Lalamig ako kahit nakasabi. Mga fellow campers natin dito, inulan na. Ganda ng tent ni sir ano oh. Tingnan nyo sa labas. Basa yan sa labas. Pero dito, ayan oh, tubig yan. Tubig na ilalim nito. Tingnan nyo yung tent ni sir dong. Hindi, dapat dapat may discount kayo dito sa ano, Nature Hike. Oo, oh, oh, di ba? May ano kayo? Nasampulan na tuloy ngayon. Oo. Tingnan nyo. Ang ganda ng tent nila. Hindi sila pinapasok kahit dito. Walang tulo. Oh. Ito ah, dalawa yan. May pabis dito. Sige, sige. Dinner time na po to, pero anong oras pa lang? Five thirty. Yan. Kasi po, ano kami, magliligpit na maaga. Ililikit na nga namin yung suit namin eh. Sabi niya, unahin na doon yung kanyang mga ano, jacket. Kung mapapansin niyo po, sila naka-jacket. Sila naka, balot na balot sila oh. Pero kami, ano, oh, parang wala eh. Parang nasa, parang nasa disyerto lang kami oh. Ito, para doon sa tinola. Kaya sa bahay. Iba yung klima dito sa tent nila tsaka doon sa amin. Bukas. Si Kurt tulog na. Pero maaga pa. Ano pa ang mag-aalas 7 pa lang, di ba?
makart. Kapulupot siya kagabi eh. Ah, Chris, kira.